Samantala, LGU ng Valenzuela lubos ang paghahanda sa pagdating ng bagyong Ulysses. Mga residenteng nasa flood-prone areas agad na nailikas. May report si ABC correspondent Christine Dantes. Umaga pa lang kahapon ay nagpulong at naghanda na ang Valenzuela City Disaster Risk and Management Office personnel bilang paghahanda sa bagyong Ulysses. Maging ang mga evacuation center ay nilagyan na din ng mga tent para sa mga residenteng maapektuhan ng nasabing bagyo. Nang magsimula ang malakas na ulan at hangin, ay mayat-maya na ang paalala at pag-rescue ng mga itinalagang rescue team mismo sa tulay ng Tulyahan River, kung saan mas maraming apektadong residente ang inilikas dahilan sa mabilis na pagtaas ng tubig sa nasabing ilog. Samantala, nawalan din ng kuryente sa nasabing lungsod, bunsod na din ng malakas na hanging naranasan dala ng nasabing bagyo. Binisita naman ni Mayor Rex Gatchalian ang mga evacuees para tignan ang kalagayan ng mga ito, na mahagi din ng pagkain, face mask at face shields sa lahat ng mga residenteng lumikas dito. Maging ang mga alagang hayop na inilikas ay dinalaw din ng alkalde sa Valenzuela National High School sa Barangay Marulas, kung saan isinet up ang animal shelter area para sa mga alagang maapektuhan ng bagyo. Nagsagawa din ng clearing operation sa ilang lugar na may mga puno at pader na nabuwal dahilan na rin sa malakas na hanging naranasan sa kasagsagan ng bagyo. Samantala, isang pagbati ang ibinigay ni Mayor Rex Gatchalian sa kanyang nasasakupan bilang pagdiriwang ng 397th Foundation Day ng lungsod ng Valenzuela. Sa kabila ng pandemya at nararanasang pagsubok ng lungsod, ay ibinida ng alkalde ang mga tagumpay at patuloy na paglaban ng Valenzuela City. Mga kapwa ko Valenzuelano, Happy Foundation Day! Ang araw na to ay Foundation Day ng Valenzuela City. 397 years old na ang ating dakilang lungsod. Pagtitignan nyo yung history ng Valenzuela, ito ay kwento ng mga mamamayan na patuloy na nagsikap para malabanan ang mga pagsubok na humarap sa kanila. City's history is all about challenges and how Valenzuelanos stood up and succeeded in making sure that the city is progressive, making sure na maayos ang ating lungsod. Para sa Eagle News, ako po si Christine Dantes. We live in interesting times.